Jaclyn, how did you enjoy playing a killer, and can you relate to a mother who would kill to protect her daughter's interests? Ng killer, no? Oh. So, interesting talaga yung film. Parang first time yung mag-killer? Oo. Oh. Sorry, I interrupted. Please go on. No, it's okay. But in regards to, you know, having a children and you will kill for your children, syempre ganun naman mga nanay, kahit na salita lang, papatay ako para sa'yo. Diba ganun yung mga nanay? Kaya ko ipatang buhay ko para sa'yo, diba? Ganun yung mga tagline ng mga nanay. So, totoo yun that a mother can do anything for their children. Parang ganun yung gustong sabihin ng pelikula na gagawin ng nanay ang lahat para sa mga anak. Opo, pero salamat po. How did you enjoy playing a killer? How did it challenge you? Mahirap. Kasi naglalabas ako ng mga laman loob ng mga pinapatay. Pinatapo namin, you know. Si Direk Bobby naman ay sobrang detalya sa mga bagay na yun. So hindi naman ako nahirapan. Pinapaliwanag niya lahat on how to do it. Siyempre marami dyan mga gory ba na pagpatay. Oh, wow. Suspense talaga siya at nakakatakot. So, sexy and suspense for the film. Hindi ako nahirapan kasi si Direk Bobby is there all the time. Kahit nasa, ano yan, nasa system, patakbuhin ka niyan to tell you na ito yung gagawin. Hindi ako nahirapan at all with Direk Bobby around and with all the co-actors. Lahat nakikinig, sumusunod, gaan ng work, ang gaan ng shoot. Direk Bobby, direct any movie, I think, that has Jaclyn Jose in the cast is an event in itself already. Anong katangian niya bilang actress ang minaximize niyo to come up with a killer that is fit for your film? Una sa lahat, kasi ang irony dito is nanay siya, no? Tapos, pakikita natin, pumapatay. Siya kita naman natin sa trailer yun. Si Miss Jaclyn, syempre, kilala natin siya sa husay at lanim ng pag-arte, lalo na ng mata po niya. Kitang-kita po lahat ng emosyon, ng tamang emosyon pagdating sa mata niya. Yung isang anong tingin lang po niya, alam mo na mararamdaman mo na yung takot, mararamdaman mo na yung sindak sa kanya. And na ipakita po niya yun sa pelikula natin. Okay, Chloe. Chloe, nung story ko kasi, sobrang excited ka na makatrabaho si Jaclyn Jose. Nung finally, nagkaroon na kayo ng mga eksena, anong pakiramdam and kinabahan ka ba? Nagkaroon ka ba ng conscious effort na galingan? Pakikwento nga sa amin. Hello po, Tito Leo. Hi. Nung una po kasi sobrang idol ko po si Miss Jaclyn. Yung unang kita po namin, sobrang nahihiya po ako na kinakabahan. Kasi first time ko po siyang makawork, tapos idol ko pa po. So parang sabi ko, nung nag-usap po kami sa sa makeup area, Sabi ko po, nahihiya po kasi ako sa inyo. Kasi idol ko po kayo. So sabi niya, di huwag ka mahiya, sabi ni Miss Jaclyn po. Tapos ang dami niya pong tinuro sa akin. Noong unang eksena po namin, kinakabahan ako kasi parang na starstruck po ako kasi sobrang idol ko po talaga siya. As in, tapos nung nag-usap na po kami, parang sabi, tinuruan niya po ako para hindi daw ako mahiya. Ganun. Hinawakan niyo yung kamay ko. Tapos, sinalikan niya po yung noo ko para daw po makampante ako. Kasi kinakabahan po talaga ako sobra. And sobrang bait po ni Miss Jaclyn. Thank you po, Miss Jaclyn, sa lahat. You're welcome. Follow-up ko lang. Dun kasi sa isang eksena niyo sa trailer, parang ang bigat-bigat, di ba? Parang
ang hirap, parang ang hirap talaga sabayan ng Jaclyn, eh, di ba? Kasi kung hindi ka sasabay, ano, lalamunin ka ng buong buo, lalo na dun sa sinampal ka niya at yung angst mo dun. So, after that, or before that, nag-prepare ka ba ng todo? And after that, anong kumusta yung sampal ni Jaclyn sa'yo? Ano po, natuwa po ako kasi nasampal po ako ni Miss Jaclyn. May ko po hanggang bahay yung sampal. yung karga ko po kasi doon about sa mother din. Kaya siguro parang nag-connect po. Kaya mas nakarelate. Yes po. And sobrang laki po ng tulong talaga ni Miss Jaclyn. Kaya sobrang thank you po. Ayun. Last na kay Jaclyn. Jaclyn, yes. Paano mo, ang dami mo na rin kasi nakatrabaho mga baguhang sexy stars. Mm-hmm. So, paano mo, hindi naman i-relate, o paano mo i-gauge na lang ang capacity ni Chloe na maging isang actress in the future? Alam mo, ako, Leo, pagka nakikipag-usap sa mga baguhan or nakakatrabaho, meron kasi silang tag na sa akin na nakakatakot eh. So we don't like that. Pumasok tayo sa trabaho, ang lagi kong sinasabi, I once was there. Diba? Nagsimula ako sa baguhan. Hello? Yes. Nagsimula ako ng bago, so hindi natin sisindakin yung mga bata kasi sila yung next generation na pwede magpatuloy ng industriya eh. Mm-hmm. So ang gagawin natin, papagaanin natin ang loob nila para makapagtrabaho sila ng mahusay. Kasi kung sisindakin mo sila, anong magagawa, di ba? So you be nice to them because they are the future of this industry. So kung sinong matira sa kanila, sila ang magpapatuloy. You just have to be nice. And ang una namin sa story ko, sabi ko, let us be nice and work. Mm-hmm. Wala tayong takutan dito. And I believe hindi naman matigas ang ulo ni Chloe, tsaka napaka buting bata, napaka quiet, napaka masunurin. Mm-hmm. So you give back. Kapag ganun yung taong kaharap mo at bago at nag-respond. She's very nice. She's very welcoming, you know. Mm-hmm. So, bigay mo. Huwag tayo ditong, sabi ko nga kay Direk nung first year, sabi ni Direk, oh, tulungan mo ako. Sabi ko, Direk, lahat ng bagman, I will help. Kasi I was once there. Mm-hmm. Galing tayo dyan. So, hindi tayo yung tipo ng artista na kung ano man narating natin, magiging madamot na tayo sa mga next generation. No, we will help to for the industry to become better. There, Leo, yes. Macy, Chloe, and the Queenie, and Queen, and the Rex, everybody on the set was so nice. Mm-hmm. Accommodating and direct mother, producer mother, so nice, all of them. So, ano pa ang gagawin mo, diba? Tama. Just be nice and work. Yun lang ang sinabi ko. And everybody's responding to that meeting. So, smooth. Sobrang smooth ng sobrang work. Smooth. Yeah. And then I'm thankful na nakasama ko sa pelikula lang ito. Maganda yung delay. Thank you so much. Mm-hmm. Bernard Santos of My Movie World. Yes, hello. Good afternoon sa lahat. My first question is for Direk Bobby. Hello, Direk. You've known for a director before na nakagawa ng mga horror suspense, no? Like yung mga previous films mo, no? On particular for this film na Tahan na medyo may pagka-suspense yung genre, anong meron dito na dapat abangan ng mga audience? Of course, syempre, nakagawa na ako ng ibang mga suspense. Inano ko pa? I think after nung balik Diwa, which was so many years back na,
ito yung kasing dark niya eh. Tapos may ano pa, may sexy element pa siya, which is new to me. And we worked together to make it good. And at the same time, sabi ko, paano ko pa ba ipupush ang ano dito? Ang sakitan, ang murder, ang gore, paano ko pa ipupush? And ano yung mga pwede ko pang gawin na hindi ko nagawa sa iba? And ayun po, ito yung finocus ko pagdating sa exciting part ng pelikula. But the story in itself stands on its own, and even the how we did it to make the revelations worth your while. Okay, thank you. And then my second question is for the cast, kina JC, Chloe, and kay Miss Jaclyn. For JC and Chloe, bilang isang artista, ano yung isang learnings or bagay na natutunan nyo kay Miss Jaclyn na hindi nyo makakalimutan at forever nyong dadalhin? And to Miss Jaclyn, bilang nakatrabaho mo is mga baguhan or nag-i-start pa lang sa industriya, ano naman po yung mga nakuha nyo sa mga newbie actors? Like Chloe and JC. Sino mo? I'm sorry. Miss Jaclyn, yes, go ahead. Ako, I see myself kay Chloe nung nagsisimula ako. Very quiet, very focused. Nagtataka lang ako bakit siya umiiyak ahead of time. So I was, inaano ko siya yung, kaya mo yan, you know. may parang time na pat umiiyak. I don't know why. But I made her comfortable. I went to her and inano ko siya na okay lang yan, kaya yan. So nakikita ko yung sarili ko sa mga bagong ano eh, nagsisimulang artista eh. Diba? Yung takot, yung... Because ang daming stars sa paligid. Kahit nung nagsisimula ako before, talagang dami talaga. So, natutunan ko, I see myself sa kanila na mga baguhan nung nagsisimula ako. Siguro, walang learning but seeing, you know? There. Okay. How about kayo naman, JC and Chloe? Ako naman, one thing na natutunan ko at I love about Miss Jaclyn is she's consistent. She's very consistent. Lahat ng projects niya, I think walang tapon. And I saw that nung kasama ko siya sa set dahil nakita ko siya how hard she works and I know na kaya niyang gawin at maayos yung disiplina ni Miss Jaclyn. And yun yung gusto kong ma-achieve. Yun yung gusto ko sana na habang yun yung as much as possible gusto kong maging ganito ka consistent kasi ang inspiring nun na makikita sa harapan mo eh, di ba? Parang ang galing-galing na pero she's still trying her best to make a scene work. And I think gusto yun yung nagpapatagal sa kanya kung bakit nandiyan pa rin siya ngayon and then she's still as good ng kung paano siya before. And yeah, it's an inspiration. Thank you. How about you, Chloe? Ako naman po, natutunan ko na maging open sa mga co-actor or actress. Kasi po, mas maganda pag open kayo. Like, nagbibigayan kayo ng mga ideas, mas mapapaganda yung story. And, natutunan ko rin po yung kay Miss Jaclyn na take one lang po dapat sa sisisi. Yeah. Okay. Alright. Thank you guys and good luck to your movie. Thank you, Jane. Thank you. Thank you very much. That was Bernard Santos of My Movie World. You're known to generally been giving as an actress to your, even to new co-stars. Was there a time, I'm sure, meron, was there a time na nagalit ka sa co-star mo dahil they can't deliver what's asked for their role? Actually, wala akong natatandaan na... Wala akong natatandaan na... Na-turn off ka?
Oh, merong times na nata-turn off ako, but kasi sa akin pag umarte ka, discretion na ng artista 'yon. Hindi mo po pwedeng mali ang sabihin na mali ang ginawa niya kasi yung ng execution niya eh. Hindi lang minsan nagma-match on where to go. But there's no mistakes in acting. Mm-hmm. I do not judge, you know, actors that cannot deliver well. Mm-hmm. Been here eh, for so long, so alam ko pag artista magtatagal to. 3 years lang. Okay. Abuto na ko. You know? Okay. So, hindi na ako po ang magsasabi noon, yung tadhana na. You just have to be nice and help and let them deliver. Kasi kung tatakutin mo, ano mangyayari? Take 4, take 5, take 10? That will not work. And supportive talaga kayo. Yes, lalo silang nenerbisin, lalo silang matatakot, lalo hindi makakadeliver. E paano kung may potential, natakot lang kaya hindi nakadeliver? So in my part, I wanna be as positive as I can be. Kasi marami na tayong pinagdaan, alam natin, oh, dati to, ganito, ngayon, star na. You just have to give them a chance and huwag kang maging hindrance dun sa kanilang pag-sikat or kung ano man ang pwede nilang puntahan. I just don't like yung negativity sa set. Alright. Gusto ko positivity and let them do their work. Kasi pag binlock mo yan, ikaw pa magiging dahilan kung bakit mag-stop ang karir niyan. Tatakot. Ayoko na mag-artista ata kasi dyan ang set, diba? Ayoko naman yun. Alright. So, giving lang, deliver. You are, I am very welcoming new actors and actresses. Because sabi ko nga, I once was there. Nang galing ako dyan sa simula. Sa sexy film. Sa bagong artista. At walang nag-block sa akin to go on. So I am giving back lang din naman. What Tita Charito Solis have given me. And all the senior actors, veterans before me. So, ganun lang po. Miss Jaclyn, sir. Miss Jaclyn, parang follow-up question lang to kanina kay Miss Leia. Kasi since nasabi mo nga kanina na nagsimula ka sa sexy genre ng mga films, and then after that, nakilala ka bilang isang tunay na actress in the true sense of the word. Anong mabibigay mong advice, Miss Jaclyn, sa mga newbie sexy stars ng Vivamax para maging parang ikaw sila, di ba? Maging tunay na actress din. Well, hindi ko naman sinasabi na parang maging ako sila, you know. Ang sa akin lang, pag sinasabi ko nga, pag sexy films, anak, pag sexy scenes, gawin mo na para wala nang take two. Kasi pag take three, lalo lang dadagdag yung exposure. So as much as possible, do it one take. Okay. Para isahan na lang, good take pa. Kasi paulit-ulit yung gagawin mo rin naman. Do it one take na lang. Ganun din ginagawa ko nung araw eh. Okay. Parang sa akin, papaulit lang to eh. Gawin ko na lang. Total, pag-isahan, di one time na lang, di ba? Yan lang lagi na-advise sa mga sexy films, sexy scenes. But with the sexy actresses, kasi sexy naman kasi ng mga bata ngayon. Tama. Si Chloe, paka-sexy Chloe. Parang manikin. Di ba? Ang ganda ng katawan. Flawless. So, wala na. You just have to be to do your part. Huwag mong sindakin para sila ay maka gawa ng without hesitation ba? Hmm. I think she did well. Chloe did well. Sobrang revelation yung ending for Chloe to be a star of her own in the next film.
we will see in this film. Andiyan naman si Direk to guide her dun sa mga eksena niya. So, she's nice. So, pag mabait yung tao at nagde-deliver, iyaan mo lang. Diba? Yan lang. Okay. Ms. Jaclyn, follow-up question ko lang po. May malaking pagkakaiba po ba yung mga sexy stars nung panahon nyo sa mga sexy stars ngayon? Nung panahon namin, pag big star yung sexy stars, nananakot ng baguhan. So as much as possible, sisindakin ka talaga. Talagang, you know, they will look from head to toe. We don't like that. Because it happened to me na. As much, buti na lang, I am a very focused actor na and one good thing happened to me, mga projects ko, puro mga Broca, Bernal, Ronyo, you know. So, I was in good hand. Hindi ko pinapansin, pero I can tell na naninindak sila. Eh, hindi ko gagawin yan. Sa mga okay. Bago. Thank you po, Ms. Jaclyn. In terms of pagiging daring po pala, mas daring po ba yung mga dati or yung ngayon? Pareho lang. Siguro may gusto silang patunayan or hinihingi ng kwento, hinihingi ng eksena. Wala tayong magagawa doon. Nasa script yan, tinanggap mo, gawin mo, di ba? Ako, nung tumanggap ako ng mga sexy films before, pag sinabi kong I will accept, eh gaganda rin naman ng mga kwento at mga director. Pag di-deliver ka na, hindi ka na aarte-arte. You can say, hindi ka pwede umarte kala Bernal, kala Broca, baka masampal ka, di ba? So, pareho lang, kadaring. Ganun din level. Salamat pero, po. Congratulate ko lang kayo ni Chloe dun sa eksena, sa trailer, di ba? Napak yung talagang ano nyo, yung talagang pagsasama nyo sa eksena yun. Ang tanong ko sa iyo, Jane, kasi during that time, kasi si Chloe parang nakikita ko sa iyo eh. During that time, meron din kaming Jaclyn Jose nung panahon na yun sa white slavery. Mm-hmm. So maikukumpara ko siya sa white slavery mo nung araw na yun. At correct. Sino ang Jaclyn Jose mo during that time na ngayon ini-infuse mo naman kay Chloe para ibigay sa kanila? Again, Pilar, sorry. Sino ang Jaclyn Jose mo during that time nung ginagawa mo yung white slavery na para ka rin Cloe Baretto na nabaguhan? Yeah. Mm. Sino meron bang nag-guide sa'yo during that time? Oh, alam mo naman, Pilar, nung panahon natin, yeah, bahala ka. Kailangan mo mag-homework on your own. No one will help you. You know, Pilar, di ba? Alam mo naman yan. Pag silino ang homework at nagkamali ka, lagot ka. Pag mali ka sa eksena, lagot ka. So you have to be talagang very careful and talagang kailangan mo mag-focus and concentrate Bernal, Broca, Ronnie, with the script of Ricky Lee and Ding Lao and all this. Yun yung nag-load. Pero noon, sino yung Jaclyn Jose mo? Ngayon? Noon, that time. Sino yung pinaka-Jaclyn Jose na tumutulong sa'yo sa acting mo? Wala. Pilar, wala. So, look light. Bibigay lang yung script. Titingnan ka ng konti. Sasabihin pa ni Tito Eddie Garcia. Ano? O pwede ni Lino, ano, kaya mo ba o mag-rehearse tayo? Di po, direct take na po. Diba? Kailangan mo tulungan sarili mo solo. Maswerte yung mga bata ngayon. Kasi sabi mo bang mas privilege sila ngayon? Privilege. Sobrang privilege. Kasi nung time ko, nung nagsisimula ako, kapag hindi ka nakinig, siguro wala na ako ngayon. Takot na lang yung nag-ano sa'yo eh, and your intelligence in portraying the character, no? Noong time ko, walang tumutulong. Maswerte yung mga
bago ngayon na mayroong director na sasabihin sa'yo na, oh, take two, ganito gawin mo. Ganito ang gusto ko. Hindi. Nung time ni Labroca dati, pagka hindi tama yung ginawa niyo, mura ka. Diba? Sisigaw, you know? Walang tutulong sa'yo but yourself. Kaya ngayon hindi natin gagawin yan, diba? Ako, actor. Pilar, alam mo yung pinagpunla ng Cannes film best actress ka. Diba? Yeah. Yun ang bunga naman ng mga tinulong ng mga taong nakasama ko before. Kahit si Tita Chato, pag nagkamali ka o maingay ka, true. Ako, mura ka. Diba? Murahin ka niyan. Alam ni Pilar yan. Nabayan. Nauna pa sa akin si Pilar eh. True. Okay, si Pilar nakita nun eh. Correct. Okay. Thank you. How did JC come in? So, yon, did you have a hand in getting all of them for their roles? Okay po. Since day one po, the way I understand it was nung sinulat po ni Quinn yung script, talagang she had Chloe in mind to be the to be the lead actress. Dahil naniniwala si Quinn na bagay to sa mga sa katok ni Chloe na rin. Sa personal kabaliwan ni Chloe, bagay yung character. And naniniwala si Quinn na ma-deliver ni Chloe yung atake ng character, and she did deliver. Natuwa po ako sa kanya, and I'm so proud of her in this movie. When you read the script, actually maiisip niyo talaga, ma-imagine niyo na talaga pagdating doon sa nanay, ay Jaclyn Jose to. Very motherly yung script eh, yung title Tahan, 'di ba? Very motherly. How did you incorporate the killing, the gore, yon? Yes, that's what that's what fascinated me. There was a there's a mother who keeps on killing in this yes. story. And so if you watch the movie, makita mo na may merit kung bakit niya ginagawa itong mga to. And it's a dark psycho thriller din po kasi. So doon aandar yung killing in relation to the mother. Yes. As far as JC is concerned, yes, isa sa mga unang pangalan na lumitaw na parang siya yung magbabalance out sa kwento, which we're following the story of a prostitute or an escort, if you may. But then dito natin makita yung konting lightness or yung romantic side nitong lead character natin, and that is JC. At makita natin kung anong twist ang mangyayari sa kanya. Did you give him sexy scenes, si JC? Kasi parang ang tagal niya lang, walang wala siyang sexy scenes for a long time on the big screen. I mean, on films or even in streaming. Puro romantic lang talaga. Romantic, she's known for romantic roles. So, did he have sexy scenes here? Ibang klaseng sexiness po ang mapapakita ni JC. Really? So, aabangan din natin. So, na-challenge ka ba doon, JC? Parang quick ano lang? medyo naman. Pero, exciting eh. Kasi, I think, out of the box ka eh, yung mga ideas ni Direk. So, yes. Na-enjoy ko siya. Kung paano, yeah, yung process. Marami pong ginawa si JC dito na nagulat na lang siya na kailangan pala niyang gawin. Thanks, Direk.